Reflex ko lang sa inyo, pasensya na nga pala kayo at medyo ano tayo, kailangan talagang magsudin tayo ng mas eh, kasi mas ka talaga kasi masisita tayo ng ano na safety pagka hindi nakasunod yung ano natin, mas natin. Saka kailangan ano, naka-PPE talaga tayo. Guys, ipiplex ko lang sa inyo regarding dito sa experience ko. Yan. Nag-inspect kasi ako kahapon ng forklift. Itong forklift namin is Toyota, 2.5 tons. Yan ang ano niya. Tagal na to, almost 14 years na, since 2006. Wala pa ako dito eh, nandito na itong mga forklift na to. Pero kahit paano, naalagaan sa maintain ng aming supervisor. Medyo shoutout tayo sa aming supervisor na si Mr. Erwin. Magaling gumawa. Saka pulido. Dati medyo wala siyang ano, wala siyang alam dito. Nire-research niya lang yung mga sira hanggang sa natuto na siya. Sana ako ganun din. Pero ganun din, since 2014, nandito na ako. Electronic technician ang ano ko rito, ang ginagawa ko rito hanggang sa natuto na rin akong gumawa na itong mga forklift. Malaking bagay ito rito sa akin kasi at least nagkaroon ako ng experience na gumawa ng ganito at related to sa mga sasakyan, sa mga small engine katulad ng mga owner saka yung mga ibang sasakyan na medyo maliliit ang makina, mga 4K ganyan, related tong machine na to. Ang ginagawa namin dito, yun nga, itong sinasalin namin na tubig dito is pure coolant. Hindi katulad sa atin kahit tubig okay lang. Kasi alam mo naman sa GCC, medyo mainit na lugar. Kailangan mataas ang ano ng tubig mo. Kaya kailangan pure coolant ang nilalagay namin dito. Kasi mapipigil niya yung ano, mabilis na pag-init ng temperature ng engine. Kaya medyo magastos pero kailangan. Siguro isa na yun sa nagpatagal ng mga equipment namin dito. Patulad na itong mga forklift dahil nga sa mga gandang klase ng ano, ng water, saka yung engine oil, yung transmission oil. Kaya medyo, tsaka kailangan talagang maayos yung ano mo, yung pag-maintain mo. Ayan guys, isa sa mga nakita ko nga rito nung nag-inspect ako kahapon, meron siyang coolant leaking o tinatawag natin water leaking. Nakita, sobrang lakas ng tagas niya. Nung binuksan ko tong hood ng engine hood niya, napansin ko dito sa ilalim tsaka hanggang dito sa ibabaw tumatagas malakas. Ang cost nun, pag umaandar yung makina at its transmission, yung sa may yung flywheel sa loob, nakukuha niya yung naka-imbak na coolant leaking doon sa ilalim. Nagsi-circulate siya hanggang dito sa ibabaw, tumatagas ngayon. Kaya ang naging problema niya, guys, yung water jacket plug niya, nabutas na siguro sa loob yun. Ganun din yung dati namin ginawa. Nakita nga namin na butas yung water jacket. Yung ano ng water jacket niya, parang ganito siya guys, oh. Parang ganyan. Ito medyo maliit siya. And mga sa coolant pin yan, pagka minsan nabubutas yun dito, tumatagas yun sa coolant sa engine niya. Parang yan, ganyan, alos ganyan na ganyan siya, yung water jacket plug niya. Ngayon, ang water jacket plug niya, mga guys, nandito siya sa loob ng ano, ng transmission. Ngayon, ang gagawin natin, itong engine, kailangan mailabas natin itong patras. Kasi ito yung dugtungan niya, oh. Ito guys, oh.
ito, tsaka to. Ito yung sa transmission, ito yung sa engine. Tatanggalin natin ngayon itong mga bolt niya, tsaka yung ibang axis niya, hanggang sa i-atras natin ng konti na itong engine, tapos gamitan natin ng sling at gamitan natin ng chain lock at daan-daan natin iangat. I-atras muna natin at saka iangat para maka-access tayo, makita natin yung water jacket pump na nabutas dun sa loob ng transmission. And guys, pasensya na, medyo hindi ko na napakita sa inyo kung paano pagpaklas ng ibang assembly. Kasi nga medyo matatagalan tayo eh. Kaya pinakita ko na ngayon yung nabaklas na. Marami yan guys yung nabaklas ko. Andito yung mga ibang assembly. Katulad na itong alternator, babaklasin ko rin to. Tsaka itong pan niya, yung blower pan, babaklasin ko rin siya para ma-iatras ko ng maayos hanggang doon na walang sagabal. At pag naiangat natin yun, magkakaroon na tayo ng access at pakita na natin yung loob dito sa may transmission at mapalitan natin yung nasirang water jacket plug. Ito guys yung mga ibang assembly na natanggal ko sa ngayon. Ito guys, ayan, ito yung filter, ito yung exhaust manifold, natanggal ko na yan. Tapos yung radiator, natanggal ko na rin. Yung main hose niya dito sa may pump, natanggal ko na rin. Yung ano yan, hydraulic pump, hydraulic oil pump. Yung battery, natanggal ko na rin. Tapos itong carburetor, natanggal ko na rin. Tsaka pati itong pipe ng gas niya. Yan, natanggal ko na rin. Sa alos lahat. Kaya nagkaroon na tayo ng access na matanggal. Tsaka ito pang isa guys pala, nakakalimutan ko. Itong gas regulator, natanggal ko na rin. Yan, medyo linisin na lang natin yan para pag nagawa na pagbalik, at least malinis to. Yan ang ano ng visor namin eh. Kaya maganda kung laging malinis yung mga assembly para pagbalik, isang ano na lang, isang balikan na lang, malinis na lahat. At least maganda na yung mga takbo niya pagka nagawa na natin to. Ayan nga guys, ayan, kita nyo yung mga ibang access niya. At tanggal na natin, medyo maluwag na siya ngayon tingnan. Diba? Yeah. Pag na natanggal natin, na ilabas, palitan natin yung water jacket, tapos lilinisin din yung sa transmission. Sigurado baka titingnan din natin yung langis ng transmission kung may halong tubig o wala. Sana nga walang halong tubig para hindi na tayo mahirapan, kasi kung naghalo yan, ilinisin natin yon, baka mamaya kumatok yung makina sa transmission. Yun pa isang malaking problema pagka naghalo. Ito nga palang engine na to is malapit nga, tinaano ko sa inyo, medyo may similarity sa dito sa engine ng maliliit. At least guys, magkakaroon kayo ng idea kung meron kayong sasakyan na makina ay maliit o 4K, at least magkaroon kayo, magagawa niyo kung ano yung, kung paano niyo magawa, maka-experience kayo ng ganung problema, yung may coolant leaking sa pagitan ng engine tsaka sa transmission. Sana guys, makatulong ako sa inyo at itong na-share kong video, kung makatulong ako, please subscribe and like my channel and share Lon Kaliwete Vlog. Sige guys, hanggang sa muli, kung meron tayong oras para mapakita ko sa inyo yung pagbaklas ng engine tsaka yung sa may transmission, yung tinatawag nating water jacket plug, para makita nyo kung naging itsura nun. Sa ngayon kasi medyo marami tayong trabaho, hindi ba natin mababaklas ng spray, tsaka wala tayong ganong kasama. Kailangan may kasama tayo para may katulong akong mag-angat nito.
na gamitan ng chain lock tsaka sa steel. Guys, flash coolant yung kahapon, no? Ito yung karugtong nung kahapon na video ko tungkol dun sa sinasabi kong ano, water leaking. Diba, sabi ko sa inyo babaklasin namin. Ito, nabaklas na namin at ito na naging resulta. Tingnan niyo kung ano yung naging resulta niya, oh. Guys, ayan, oh. Oh, nawala na yung engine niya. Natira na lang yung transmission. Ayan yung ano ng transmission. At nakikita niyo ngayon, guys, yung sinasabi kong naging problema niya na sira. Andito. Ayan yung sinasabi ko sa inyo yung ano, yung ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan yung chain block. Ginamitan na namin ng chain block yung engine. At ito na yung engine. Ayan, guys. Oh. Ayan yung engine. Nasalang na namin. Alam nyo, guys, kung ano yung naging problema. Yung sinasabi ko sa inyo yung water jacket plug niya. Ito, guys, oh. Ito. Ayan. Ayan, oh. Ito yun, guys. Ayan, nabutas siya dito. Nabutas siya. Pinalitan, parang ganito rin siya. Ito na, ito, luma na to. Yan, itong dalawa na yan. Ito yung nakaruktong ng sa pagitan ng ano, ng transmission tsaka engine niya. Ito yung, guys. Oh. Ayan, naging resulta. Pinalitan na namin. Ayan, yung ano. Ngayon, ang problema, kakapira, ito lang ang naging sira. Pero napakalintik yung binaklas mo kung paano mo. Ayan, ang naging resulta. Talagang kalbong-kalbo, wala lahat ang engine niya. Ayan. Tapos, nandito lahat yung mga parts niya. Yung mga assembly niya, guys. Nandito na. Ito na ang dumagdag, guys. Ayan. Ito yung flywheel. Ayan, binaklas din namin yung flywheel. Tapos, ito yung ayan niya. Yung sa may takip ng flywheel. Ayan. Guys. Ayan ang mga ano, napakasimple ng sira. Pero kikita mo kung gaano kalaki yung trabaho. Ito lang. Ayan, ito yung sinasabi sa inyo sa dugtungan. Ngayon, ibabalik uli namin yung flywheel na yon at bukas naman uli siguro, guys. Ibabalik na namin itong engine. Ayan ang naging resulta, guys. Ngayon, alam nyo na kung paano siya baklasin. Katulad nga yan, sinasabi ko sa inyo, inatras lang namin ng konti, tapos inangat, hanggang sa nailabas namin. Ayan ang naging resulta. Ito, guys, yung naiwan, guys. Dinilisin pa namin yan. Yung sa transmission naman. Ito yung sinasabi ko sa inyo na, ano, na dito dumaan yung tubig niya. Naipon dyan. Siyempre, iniikot yung flywheel. Pag ikot ng flywheel, nalabas ngayon yung tubig dito. At saka dun sa may baba. Kaya yan ang naging resulta, guys. Sa ngayon, medyo malaking pang trabaho to. Hindi matatapos ng isang araw hanggang bukas. Kaya hanggang 12 oras hanggang maghapon. Dahil yun naman yung time ng ano namin, ng work namin dito. 12. Kaya and ang masishare ko sa inyo, guys, ha, at least nagkaroon kayo ng idea kung paano baklasin yung ano, yung engine. At yung naging problema niya nga rito, yung cup niya, yung water jacket plug niya, sa simpleng pyesa, gaano kalaki yung ano, yung babaklasin mo. O sige, guys, paano? Sana makatulong ako sa inyo. Ayan, Lon Kalewete Vlog. Subscribe lang po, like and share. Maraming salamat sa inyo. Thank you, guys.